kong kasama. Yung tinatawag na ikapo, doon sa pasya ng puso. Iba yung ikapo, iba ang pasya ng puso. Kapatid, ang magpapasya niya, hindi Diyos, kung magkaano ang kaya niya lang. Yan, para maunawaan po ng aking katungkali, na ako naman, naunawaan ko naman siya. Kahit siya gumamit ng mga balit-balit ko ng mga ayos sa lamali, unawaan ko yun. Kaya ang aking pong masasabi ko, no, hindi ko lang po ito papakatain, no? Iba yung pagbibigay ng ikapo, iba yung pasya ng puso. Dahil ang kapatid ang magpapasya, at yung ikapo, Diyos naman ang nagpasya. Okay. Alam niyo po kasi kung bakit hindi nagbigay ng ikaw po yung mga apostol. Kasi nililikod na nga sila eh. Ang inuutosan lang, nilang maghando, yung mga miyembro. Kasi dito po sa 1 Corinthians 9, ang Paul ba igagastos para sa kanyang sariling pangangailangan habang naglilingkod siya? Kaya wala talaga tayong mababasa ang apostol na ikaw po naghando. Sabagkat, sila po'y naglilingkod na eh. Sila ang dapat bigyan. Pagkaya yung mga nasa tambana, yung mga naglilingkod sa tambana, sa mga templo, sila po nga to, ang parte. Sumunod, yung hanggang tumitig na siya, hanggang sa natapos ang tindig niya, wala pa rin siyang nabasa na talagang bawal mag-ikapo. Actually, nakalimutan ko sa kanyang itanong ito. E po, paano kung may miyembro siya? Nasa agulo yan. Nagbigay ng 10% sa kanyang miyembro. Hindi ba niya tatanggapin ito? E po ka naman sa loob ng kanyang miyembro na ibigay yung ikapo. Oh, yun, hindi ko nakalimutan kung isa niyo yun. Pag sinabi niya hindi niya tatanggapin, abay, ma-open yung miyembro niya eh. Pasya na ng puso eh. Tilalabag niya ngayon yung nasa sulat ni Pablo na tanggapin yung ibinigay ng kanyang miyembro ayon sa pinasya ng puso. Diba? Pag tinanggap niya, ay, nako, ito naman. Lalabas doon, napaka-hipokrito natin. Tinutulisan natin ang ikapo. Ngayon, pag yung miyembro natin, ayon sa pinasya ng puso, nagbigay ng ikapo, tanggapin natin. Wala siyang lusot doon, mga magulang at mga kaibigan. Kaya nga po, marami po siyang binabanggit na talata, actually, kautusan. Kung lilinawin natin ang konteksto na yun, hindi naman buo. Aminado naman siya, hindi naman buo. Kasi sinabi na wala namang mabasang buo. Na kung lilinawin natin ang mga kautusan, kanyang pinagbabanggit, may espesipikong kautusan na binabanggit doon. Efeso 2, kautusan ng pagtutuli. Diba? Yun. Kaya, marami pong mga binanggit niya na hindi po nakakapuntos. Okay. Sapagkat ang Diyos, sabi ko sa inyo eh, ang pagbibigay eh, iba nga ayos ang pasya ng puso. Walang specific award doon. Pero hindi inaayos doon ang pag-ikapo. Pag ang miyembro nagbigay ng ikapo ayos sa pinasya ng puso, hindi siya nagkakasala. Walang mababasa, bawal mag-ikapo. At wala rin mababasa na pag nag-ikapo, nagkakasala. Okay? So, wala rin mababasa na ang batas ng ikapo, pinawalang bisa na. Okay? Yan ha, ang daming wala. In other words, walang napatunayan. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat po, Brother Luis. Okay, so... Kumalina yung presentation ng bawat isa. So tayo yung mag-saliksik, pinapalipinayan tayo dito sa bagay ng pamasin. Kami sila binigay yung... Maganda yung mga talata eh. Good side. Maraming, maraming puntos na nakita-kita ko. So, maganda po yan. So, ngayon, Father Francis, ano? Ano sa mga?
Okay, magtatanong yung mga ano, mga audience natin. Si Pastor or kay Luis. Ibibigyan natin na siguro mga kahit 5 minutes. Tapos pag nasa 5 minutes na yun, pwede tayo mag-comment. Pwede mo tayo mag-comment, ano? Comment natin, siguro every 2 minutes, brother, may bawat isang tao, kung may comment ka, regarding doon sa tights or doon kayo na sa binanggit doon sa garden, pwede tayo mag-comment. Okay, participation tayo ngayon ng audience. Kung may tanong sila, sige po. Specific lang po kung sino yung tatanungin. Okay. Pwede po, ano? Pasis lang dito ng, ano, ng mic dito. Sige po, sino po ang tatanungin ito? Sino po ang tatanungin? Sige po, sige po. Okay, po naman. Lahat mga nagsisipagal ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamagitan ng Ebanghelyo. Ang talang po yan, sino po ang tinatanong natin? Mari Luis, hanggang buhay daw ba yan? Actually, ano po yan, tulong po yan ay binibigay ng mga miyembro sa mga diyan ang buhay, tulong. Yung ano, ito, binasa ko lang ito eh, dapat patutusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Siyempre, tulong, tulong. E paano magubuhay ang pastor ng full-time kung hindi bibigyan ng tulong? Paano sila kakain? Hindi, tulong. Binasa ko lang ito. Tutol ko ba kayo dito sa sali na ito? Hindi, ito, maliwanag din. Binasa ko lang ito dito. Binasa ko lang, basahin ko ulit ah. Sa ganyan din paraan, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nakakala ng magandang balita ay dapat matustusan ang itong buhay sa pumamagitan ng magandang balita. Pwede ka lang, pwede namang matustusan ang hindi yan ang buhay, kundi sa pagbibigay. Sa pagbibigay. Ay, yung mga nasa lantaman ng bagyo, walang trabaho, pero natustusan yung ikabubuhay. Bakit ay binigyan eh? Di ba? Ano po yun? Okay. Ano, ibang tanong ngayon o patuloy pa rin dito? Kasi hindi pa tayo malilalita eh. Okay. Basahin muna natin yung talata ha. Pakinggan niyo po ako. Sa 13 hanggang 14, hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain nila sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana. Sa ganyan ding paraan, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangalan ng magandang balita ay dapat patustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Ngayon, yun dito po, di ba nangangalan sila ng Ebanghelyo? Sa kanilang pangangalan, syempre, kailangan din nila ng material na bagay. Yung Ebanghelyo, yung mabuting balita ng kaligtasan. Kaya dito po, dito po, binabanggit sa talatang ito na ang mga apostol din, dapat din magkaroon din ng bahagi sa, magkaroon din ng parte dun sa handog sapagkat nagugutom din sila. Kasi sinabi nga ni Pablo rito eh, huwag niyong bubusalan ng baka habang ginagamit.